Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Dito sa programang MyTV6, biyahe tayo, hashtag ipagsabi. At ako pa rin ang inyong makakasama-kasama nyo sa bawat biyahe, biyahe buddy, Apple. At ako pa rin ang inyong kabiyahe buddy, Jenny. At syempre, ngayon nga, nandito pa rin tayo sa Bayan ng Kalamba. Ah, lungsod pala. Yeah, lungsod ng Kalamba. At kanina nga ay galing tayo sa Kambal Pares. Ayan, at nakita nyo ang mga masasarap na menu nila. Nina, yes. Sir Art and Ma'am Rain. Yan. Sir Arthur pala. Sinorkat ko yung yes, Arthur. Pwede na rin. Pwede na din. Oo, at nakasama namin sila at nakakwentuhan namin tungkol sa kanilang negosyo. At natikman natin yung masasarap nilang hinihain talaga. Correct. At talagang binilisan lang natin kasi talagang napakadami talaga ng pumupunta, di ba, partner? Yes. Kamusta yung experience mo? Medyo nahihilo ako. Hindi kasi medyo kung minsan lang kakainin, why not, di ba? Pero talagang sulit naman, babalik-balikan mo. And maganda siyang panghatak ng mga nagpupunta sa bahay ni Rizal. At saka sa mga karating nating kalalawigan, at saka mga bayan dito sa Laguna. Siyempre, puntahan niyo po ang Kambal Pares. At ngayon nga, partner, nandito naman tayo sa Lamesa. Oo, Barangay Lamesa, Kalamba pa rin. So, nandito tayo sa 199 Soundview House. Yeah, 199. So, siguro mamaya malalaman natin kung bakit ba nagkaroon ng ganito dito sa Barangay Lamesa. Yes. Ayan. Madali naman puntahan. Napakadaling puntahan. Hindi ka maliligaw. Oo, ayan. Ngayon ba, ipakikilala na natin ang ating guest? Siguro pa sa pagbabalik natin. Ayan. Siguro sa pagbabalik namin, ayan. Makikilala nyo na po ang nagmamay-ari ng 199 Soundview. Dito lamang po sa ating programang MyTV6, biyahe tayo, hashtag ipagsabi. Yan. At ngayon naman ay kasama na natin si Miss Camille. At syempre, alam natin yung family background niya. Kung siya ba ay single, kung may asawa ba. O yan. Sige, Miss Camille. Yan. I'm Camille Rapin po. Married po ako with 2 kids. O yan. Katulad nga na sinabi namin kanina, talagang napakaganda pa rin ni Miss Camille. Miss Camille, direct na tayo sa ating kwentuhan. Bago po ba nagsimula yung 199 Soundview House, ano po ba yung pinagkakaabalahan mo? Ano po ako? 3 years na po ako sa sales executive sa car industry po. Wow! So, ano namang pinagkaiba po ng isang nasa car industry to sariling negosyo mo na ngayon? Sa ngayon, talagang palaking changes talaga sa akin as car executive. Pero, halos same lang naman din siya dahil sales din pa rin po siya. Sabagay, pareho. Kung baga, dati, pareho marketing din. So, dito makikita yung pagiging magaling mo, yes. Di ba? Sa pagbabenta ng isang negosyo, ayan. At saka yan, sige partner, baka... Pero ikaw ma'am ngayon, hanggang ngayon po ba ay nagtatrabaho po po ba kayo sa car company? Sa ngayon, nag-stop muna ako dahil nag-focus muna talaga ako. Kasi yung first business po natin, ayun namin. So, mas maganda po talaga na ako yung mismo na nagmamanage talaga. Okay, so paano nyo naman po naisip na magtayo ng sarili yung negosyo?
Sa ngayon kasi talagang mas pipiliin mo na yung ano mo, yung magtatayo ka ng sarili mong business para at least yung ikaw magmamanage, like yung time mo din para sa family mo, yun na, magkaroon ng mas maraming time kesa dun sa magka-company ka. So yung buong araw mo nasa company ka, pero mas maganda rin kasi na mag-business ka para may time sa sarili mo at may time pa sa family. Correct. Marami namang ganun talaga na from private or government company o industry, bigla nagtayo ng sarili negosyo. Yan ang talaga yung isang dahilan nila. So partner, munta na tayo sa 199 Subgroup House. Paano po ba naisip na 199 Subgroup House? Ito talaga is pinag-aralan din namin ng mag-asama na 199 para dun sa lahat is affordable. So sa 199, masulit na siya. Worth it siya sa price. So baga, kumbaga talagang marami na kayong ano doon. Yes, so 199. Sa lahat. Oh, pero 199 lang ba siya or meron siyang bawa level ng 200 plus, 300, mga ganun? Meron kami 199, 249, and 299. May mga level po kami na may mga additional meat, unlimited cheese. Or po, mga side dishes, no? Yes, doon po sa 199, ano-ano po yung mga kasama doon? So 199, unlimited side dish po siya. And unlimited rice. And dalawang flavor po ng meat. Okay. So, beef and pork lang yan? Pork lang po. Pork lang. Okay. Bali dun sa pag nag-level up ka na ano, kasama na yung beef. May mga additional kami na mga flavor ng pork, pero nothing is pork lang. Pork lang. Possible mag-additional din kami, pero hindi pa sa ngayon. Mag-additional kami ng beef sa... Kailan ba nagsimula ang 199 sa Beef House? Nag-start kami January 20. 2024. Dito lang. Dito lang. Baby pa pala. Kaya, baby din ang ating, ano, ang ating may-ari. Sa dami ng business na lumalabas ngayon, syempre ng pandemic, pero at least ngayon, bumabalik na yung mga kabuhayan natin dito. So, ano po ba yung, ang tawag doon, ano po ba yung pagkakaiba or maio-offer niyo sa iba? Di ba, madami ng mga Subgroup ngayon. Ito kasi yung Subgroup House, ano kasi namin, talagang sarili namin lahat na rin. Okay. Lahat kami yung gumagawa. Actually, nag-work ako dati, all around waitress ako sa Korean restaurant. So may ano, may background na siya. May idea na po ako sa mga Korean. And doon ka natuto. Yes. Tama, di ba? Kasi yung mga mahilig sa mga Korean dishes, lalo na yung mga, ngayon ang dami lumalabas, mga kimchi, mga egg rolls, basta kung ano-ano talagang masasarap na putahe. Tapos ngayon, ay ilan po bang empleyado niyo? Sa ngayon po, tatlo. Tatlo po ano po sa amin. Pero dito po, ilan po kayong i-accommodate ng mga tao po dito? Actually, sa gabi, nakakapag-accommodate kami ng 40 to 50. Madami na. So, nag-gadagdag kayo ng mesa talaga? Medyo kulang pa rin, pero kasi marami din nag-wait na customer. Kasi mapapansin mo itong lugar nila, talagang by store talaga, kung parang stall talaga siya. Parang magiging food park to. Oo, tingin ko din, maganda siya. Actually, kasi talagang yung Subgroup, tinadayo talaga sa mga food park, di ba? So, itong lugar nyo ay, bakit ito yung napili niyo lugar? Kasi since malapit mo sa amin ito, naisip din po talaga namin na ito, dinidevelop, marami siyang mga store na pagkain talaga siya. So parang naisip namin na ito yung simulan namin na mag-tayo dito ng Subgroup. Since wala pa naman din sa dito sa malapit ng mga Subgroup. Oo, dito sa main highway, no? Kaya ano, dadagsain sila kasi nga 199 lang. Correct. So magsisimula siya sa 199, yes, di ba? Oo. So mag-start ng 199, mayroong mga side dishes na masasarap. Ayan, partner, baka may dadating po ka na talaga sa kanya. Ayan, sa ngayon ay ano ba yung mga ginagawa niyo? Kasi medyo, sabihin na natin medyo malayo siya. Pero may mga schools naman dito, no? Yes. So ngayon ay, anong mga, paano siya minamarket ang inyong 199 sa... Ano yung ginagawa mo? Meron strategy.
meron kaming page sa Facebook and then sa Google. Meron kaming everyday posting kami. Lahat din ng mga nakain dito is pinipicturean din namin. So nakikita din ng iba na talagang pinupuntahan at worth it kung hindi. Okay, partners, siguro sa pagbabalik natin, ay bisitahin natin kung ano-ano ba yung ino-offer ng 199 Samgyup House. Sa pagbabalik lang yan ang ating programang MyTV6, biyahe tayo! Hashtag ipagsabi! At nagbabalik nga ang ating programang MyTV6, biyahe tayo! Hashtag ipagsabi. Yes. Ayan, nagpapalik tayo. At kasama pa rin natin si Ma'am Camille. Yes. At ako pa rin ang inyong kabiyahe, Jenny. Siyempre, partner ang aking kabiyahe. Ang kabiyahe body niya, Apple. Ayan. At kaya nga, habang kayo ayan, nanonood ng aming patalastas ay nag-prepare na kami ng aming mga niluto. Yes. Ayan, ng aming mga niluluto pa. Yan, Miss Camille, kasi kanina nagpapalikuan na kami ni Miss Camille na ito yung mga iba't ibang flavor ng meat. Ano, ito ay plain, pero kung gusto niyo lagyan ng asin, pwede naman. Salt and pepper, pwede naman. And then itong sunod ay galbi pork. Galbi pork, ano ibig sabihin? So, yan siya, flavored siya ng sweet. Ayun. So, ito naman yung part na matamis, yung mga mahihilig sa matamis partner. And, which one po? Spicy pork bulgog. Ayan, spicy. Yung mga mahihilig siya sa maaanghang. And ito po, siya si pork inoki. Yan, pork inoki yan. Kalimitan to, nakikita ko talaga sa ano yung isa, yung isabaw. Kasi parang ang sarap niyang kainin shabu-shabu. So ma'am, sa 199, yung sinasabi niyo po kanina na dalawang meat, ito po ay ang? Itong dalawang meat is yung plain and yung galbi. Okay, yun, ito yung dalawang yun. Mm-hmm. And then, ano po yung mga kasama niyang side dish? Lahat ng side dish include siya. Ah, so, okay. So, sa 199, ito po yung ano, yung dami ng karni niya. Oo, so pero unlimited po, naman po. Unlimited siya. Oo. So, kayo na po ang bahala kung gaano karami ang gusto niyo kainin. Yes. So, dapat pala pag nagkasambi, pag gutom ka, no, yung mga nagda-diet na parang 24 hours na nagkumakain. Tapos, yung mga side dishes natin dito po ay, ma'am? Salad, vegetable salad, and then yung japchae. Yun, nasa ilang iba yo. Ayan, yung japchae nila. Then meron din siyang fish cake. Yeah, fish cake. Masarap na fish cake. Siyempre, ang ating potato. Potato marble. Yes, and kimchi. Siyempre, pag ano, hindi yan Korean food kung walang kimchi. So ma'am, lahat po ba itong mga side dishes na to ay kayo po ang gumagawa? Yes po. Kami po yung nag-prepare. Nag-prepare. Pero ma'am, ano, may tinuruan ka ba sa loob na mag-prepare dito? Oo, gumawa. Sa ngayon, tinutulungan ko. Ay, tinutulungan ko na sila. Oo, dapat na gawa ng ano. Yung cheese nyo, ma'am. Saan siya included? Yung cheese, sa 199, meron siyang one serve ng cheese. Kapag gusto niyo naman is unlimited na cheese, is 249 siya. Sorry, natanong. 249. Ah, okay. So, 249, unlimited na yung cheese. Hoy, take note ha. Yung cheese nila may mozzarella. Yes. Oh, sa Shell, di ba? Oh, dito lang yun sa Barangay La Mesa, Calamba City. Okay po. So, kwentuhan naman natin. Ma'am, ano po ba yung mga pinagdaanan yung pagsubok during yung pagtatatag nyo, pagbubuo nyo nitong business na to? Ayun, sa ano kasi, actually, kailangan natin ng lakas ng loob pag talaga nag-open ng business. Kailangan yung partner mo is talagang yung hands-on kami, pag-aaralan talaga. Sabi ko nga kanina, meron akong idea pagdating sa Korean food. Yes. So, yun talaga is talagang pinag-aralan tsaka talagang tinry muna namin bago namin i-open yung business. Siyempre, kailangan tikman nyo rin yung mga ano, katulad kasi alam mo, ang isang babalikan sa isang ganitong shop o ganitong resto ay yung mga side dishes nila, di ba? Isa yun kasi may kukumpara-kumpara talaga yun. Di ba, partner, ikaw ba? Ako kasi mahilig din talaga ako dito.
Ay, buka. Sa sorry, mali-mali lang. Natalon kasi yung inoki. Tsaka ito, sa ano, bihira lang kasi merong mga samgyupsal na merong ganito. Oo, yun nga yung nasabi ko kanina kay Miss Camille. Kasi sabi ko, usually nakikita ko to sa shabu-shabu. Yes. Yeah. Kaya parang ngayon ako nakakita na merong inoki na ang tawag doon, mushroom. Di ba? Oo, and pork siya, di ba? Mm-hmm. Saka partner, hindi mo siya makikita ng ganito na sa 249 lang. Yes. No. Kalimitan siya, oo. Dito lang yan. Kaya guys, puntahan nyo yan dito. Oo. At ano pa, itong store, dali, sa future ba, ano pa yung mga design na gusto nyo mangyari dito? Kasi alam ko, ano siya, parang may sukat ka, di ba? Oo, may sukat siya. Oo, actually, sa ngayon, nag-move kami kapag maraming customer. Naglalagay kami ng additional table din sa nalagabas. Since gabi naman siya, maganda naman din at mahangin yung labas. Kamusta naman po yung sales? The sales naman, talagang since day one, patok din talaga. Oh, very good. Okay. Kasi baby pa to. Parang dito kasi sa lugar nyo, kayo lang ang may ganito. Dito sa pagpasok ng Barangay La Mesa, ito lang. And maganda dito kasi kakaiba naman. Mm-hmm. Diba? Yes, kayo ma'am, meron din kayong ano, mga promo. Actually, nung first day namin is meron kaming promo. And then sa mga darating ng mga holidays, like this one for February 14, meron kayo. Oh, yes. Promo na ano. Hindi pa promo kayo. So, abangan nyo yan. Pwede na ba namin malaman nyo? Kasi para ma-invite na natin, malapit na mag-Valentine's Day. Para sa mga young at hearts. Mm. And talaga naman yun sa mga may mga ka-love team. Oh, ang dami nyo. Kung mga ka-love team, magde-date yung mga yan. Oo, di ba? Inaayos pa ngayon yung husband ko. Pero i-post na lang namin sa Facebook. Yan. Abangan nyo yung sa FB page nila. Maya-maya po ay malalaman nyo. At ngayon, hingin naman po natin ng konting advice para naman po sa mga gustong maglagay ng business na gato. Kasi napakabata pa ni Miss Camille, pero tama yun, nag-i-invest ka agad sa ganitong sa larangan ng ganitong business. So ano po yung advice na ibibigay niya? Advice ko lang, sa pagbukas ng business yun yan, kailangan positive and lakas ng loob and then pray. Yun ang pinaka talagang the best. Mm-hmm. Yan, partner? At ito na rin po yung pagkakataon nyo, ma'am, para imbitahan ang lahat ng mga manonood natin sa MyTV6 na pumunta dito sa 199 Sanggup. Ayun po, i-invite ko po kayo dito sa aming 199 Sanggup House. Sulit na sulit for only 199, unlimited na siya. Ayan. And FB page po? Meron po bang FB page? Sa FB page po namin, ang name lang po namin doon is 199 Sanggup House. Ang po ba matatagpuan? Yes. Dito lang po yan sa may Barangay La Mesa, Calambasi. Yan. At pagpapunta kayo ng bypass, makikita nyo agad. Mahirapan. Kasi pagka sa bypass, pagkapasok nyo, may makikita na signboard na lamesa, pasok lang kayo doon. Dire-diretso lang tapos. Kakaliwa lang. Mabilis lang. Actually, puntahan kasi makikita mo agad yun sa Barangay Lamesa na araw. Papunta dito. Yan. Dito lang po yun sa may Unlad Place. Yan. And anong oras po ba nagbubukas ang inyong ano? Nag-open po kami ng 12 ng tanghali hanggang 11 p.m. Ayan, wow, partner. Talagang gabi na din. Gabi na din kasi talaga ang puntahan pa ganito. Mas masarap kasing kumain ng ganito. Yeah. Ay, ma'am, nagbibigay ba kayo? Meron bang wine or liquor nagbibigay? Meron dito ang ina-offer? Sa ngayon, wala pa. Okay. So, kasi baka mami may magtanong, alam mo, pagka-partner ito, masarap ay soju. Diba? Oo, natawa yung editor namin. Siguro mas soju dito, batang na. Ayan, at kain. Ngayong partner ay titikim po kami ng ilang side dish. At saka syempre yung ating pinagmamalaki iba't ibang flavor ng meat po dito sa 199 Sanggup House. At titikman mo, partner. Ito ako dito. Talagang sa meat siya, sa meat. Yes, ha? Kasi luto na to. Ma'am, dinikit na tayo. Hindi na lang marunong ako mag-chop. Kuha akong plate po. Dito, okay na po. Carry po yan ni Kabiyahe Apple. Okay, para po naman dyan sa aming mga tagapanood ay pumasyal po kayo dito sa Calambasi City, malapit lang po. Ayan. So, titikin po ako ng fish cake. Ayan, fish cake. Talaga, ito yung fish cake. Tiki man time! Sarap ng cheese. Cheese pala yung dumadampi.
Earl. Ano po ba ang ano nito? May tomato sauce ba siya? May gochujang? Gochujang. Ah, gochujang. Pilipiplan talaga na ano siya. Harap. Oo, may ano yung mozzarella eh. Tsaka yung ano, yung flavor niya, kuha ni Mami. Eka yung potato. Gusto ko matikman yung potato. Tusukin natin, baka mapahiya tayo ng chopsticks sa potato. Guys! Ay! Ano ang pangalan ng baby mo? Yung ating videographer na little baby, oh! Akina po. Ah, si Akina. Hi, Akina! Oh, di ba? Ang galing na ng baby. Ayan, at sa mga susunod pa naming episode dito sa aming programa, ay abangan niyo po kami, partner. Ayan ako, teka lang, teka lang. Abangan niyo po kami mula Monday hanggang Saturday, 8 a.m. hanggang 9 a.m. Tapos meron din tayo throwback na 2 p.m. hanggang 3 p.m. Ayan. Ako pa rin yung inyong makakasama, ang Biyahe Buddy Apple. At sa sobrang sarap talagang nauutal kami dito. Ako ang inyong kabiyahe Jenny at sa susunod pa namin mga larga, biyahe, ano dito lang yan sa aming programa. My TV6, biyahe tayo! Hashtag ipagsabi!